Sa labas ng bus na katoon ng mga mata ni Rosalinda, kumagubat at rough road ang dinadaanan nila sa nakalipas sa isang oras na mahigit ay higit na ngayon. Namimingi ang tega niya dahil papanig yata sila ng bundok. Kung tutuusin, mukhang one way ang daan sa paningin niya sa loob ng bus at walang buhay namang silang tinatanaw. Sa malapit man o sa naabot ng kanyang mga mata, no wonder na pinagkikitaan ang lugar na ito ng mga taong labas. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang kaba sa dibdib niya sa huling naisip. Nilingan niya ang paningin sa ilang pasahero ng bus. Karamihan sa mga ito nakayupyup. Kung hindi man nakahilig at tulog, ang iba'y normal na nag-uusap ang dialect na hindi niya maintindihan. Ang katabi niya ay saglit na dinaraanan ng tingin. Natutulog marahil. Nakababa ang cap sa mukha nito na tila tinatakpan mula ng sinag ng araw. Muli niyang ibinalik ang tingin sa labas ng bintana ng bus. Sa walang katapusang makapal na gubat, in one way or another, nag-enjoy si Rosalinda sa tanawin. Sa dinaanan nila kaninang gilid ng bangin, natanaw niyang isang isolated beach na puti ang buhangin sa ibaba. Sana'y may panahon siyang makipagliwaliw at gaygayin ang magandang beaches sa Mindanao. Subalit nakiusap lang siya sa management ng isang linggo para sa lakad niyang ito at sana'y matapos yung dapat tapusin sa 7 araw na palugit sa kanya. Sa Maynila na siya lumaki at nag-iisip, doon na rin nag-aral at nagtrabaho bilang sekretary na may-ari ng isang malaking boutique sa loob ng isang kilalang mall. She sighed, niyoko ang handbag at wala sa loob na binuksan. Mula roon hinugot ang isang papel na may ilang tupi na ang ginawa niya. Muling dinaanan ng mga mata ang isang bahagi. Hinugot ang isang papel na may ilang tupi ang ginawa niya. Muling dinaanan ng mga mata ang isang bahagi na nakasulat doon. 2 banang mamayapa ang Kuya Samuel mo. Ito ang 3rd mensahe ko sa iyo. Iniwan niya sa iyo ang isang ektaling lupang kinatitirikan ng isang katamtamang laking bahay. Sana'y ayusin mong habiling ito. Inihilig niya ang ulo sa sandalan ng bus. Muling itinupi ang papel. Ang sulat na iyon nagmumula sa isang kasamahang guro ni Samuel Muñoz, ang kapatid ni Joanna, ang mama niya, at para sa mama niya ang sulat na iyon. Biglang may lungkot na gumuhit sa mata ni Rosalinda. Paanong matatanggap ng mama niya ang naunang mga mensahe? Gayon ang panahong iyon ikasalukuyang nasa ospital ang mga magulang niya at nakikipaghamok kay kamatayan. Sakay ang mga ito ng bus nang may maglagay ng bomba sa loob ng bus. Hindi nakaligtas sa mga magulang niya at sa labis sa pamimighati, hindi na niya napag-ukulan ng pansin ng anumang bagay sa paligid. Kung wala ang mga malalapit na kaibigan at kakilala, baka hindi niya nakayang pagkawala ng mga magulang niya. Nang sabay, ang tiyo Samuel niya, sa 21 taon ng buhay niya, dadalawa ang malabong alaala niya para dito. Noong 5 taong gulang siya na sa abot ng kanyang alaala, nagpapaalam sa mga magulang niya na sa Mindanao na pa-assign. Nasundan iyon ang nasa huling taon siya ng elementarya. 3 araw, nakipanuluyan sa kanila ang tiyahin. Nang ito ay magkaroon ng seminar sa Maynila para sa mga teachers. At dahil pumapasok naman siya sa eskwelahan, minsan lang sila nakita sa gabi noong dumating itong gising pa siya. At ang pagkakatanda niya sa kwento ng mama niya, tiranggihan ito ng mga magulang ng babaeng iniibig at ipinakasal sa ibang babae. Yun ang naging dahilan kahit ng ibang bayan ang tiyuhin niya. Bibihirang sumulat o dumalaw man lamang. Ngayon pareho nang walang magkapatid ni Joanna at Samuel. Baka nga kung tutuusin, sabay na nawala ang magkapatid sa magkaibang lugar at magkaibang pangyayari. Ang kay Tito Samuel niya, heart attack. Tinaas niya ang mukha at pilit ay binabalik ang luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi niya napuna ang pagkakawala niya na isang marahang pagkikpi. Ang katabi niyang pasahero nagsulubong ang kilay. Nalilingon siya kasabay ng pagtaas ng kap na nakatabing sa mukha nito. Marahang iniangat ang likod sa pagkakasandal. Hindi nito pinagukulan ng pansin ang katabing babae mula pa kanina. Mas may malalim at mahalagang laman ang isip ito kaysa intindihin ng isang kapwa pasahero. Malaya ang pagmasa ng lalaki ang mukha niya dahil nakapikit niya ang sinasandal ang ulo sa headrest. Not beautiful but not plain either. An interesting face. May appeal. Higit sa lahat makinis ang balat. May weakness. This chip might not be boring after all. Tumikim ang lalaki. May problema ba, miss? May maitutulong ba ako? Gulat na napalingon ng dalaga. Nakatoon ang buong pag-iisip niya sa nangyayari sa mga magulang niya tiyuhin at nakalimutan niyang may katabi siyang pasahero. Hindi kita gustong gulatin. Isang banayad ng ngiti ang pinakawala ng lalaki. Ngiting nagpapahiwatig na ipinatag niya ang loob. Natitiyak kong narinig kitang humikbi. Narating nakamata ang dalaga. Siguro nga hindi niya napigil ang mapahikbi. Nararamdaman pa rin niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata and she could swear na mamasa-masa ang mga mata niya.
Hindi niya maagali ang makipag-usap sa estranghero, pero siguro concerned lang ang lalaki nang marinig siyang humikbi. Banayad ang pagpapakawala niya ng buntong hininga habang pinag-aaralan ang mukha ng lalaki. Maitim at mapanuring mga mata na tila ba pag titinitigan ka ay wala ka na mapagkakaila. At isang hindi halatang pilat na isang pulgadang haba na gumuhit mula sa gitna ng ilong pababa sa kanang pisngi. Dalawang adjective lang ang pumasok sa isip niya. Untamed and dangerous. Lumapad ang ngiti ng lalaki sa paglalim ng kunot ng noon niya habang sinusuri ito. Sa tansya ni Rosalinda, bahagyang lumambot ang mukha nito, nagiging less frightening. Ewan niya pero yun ang dating sa kanya ng lalaki. Hindi ako masamang tao. I am only trying to be friendly. Ako si Victor, taga Maynila. May dadalawin lang ako sa ipil na tiyuhin. Ah! Hindi niya ibig sabihin na isipin niyang frightening ang lalaki, nakakatakot ito at baka masamang tao. She guessed that the right word is unsettling. Hindi ako nakikipag-usap sa estranghero. She croaked. At dapat na ialis na niya ang palingin niya rito at itoon sa labas ng busang pansin. Subalit tila na ipako na niya mga mata sa mukha nito. Ngumisi ng tuloy ang lalaki, tumambad sa kanya ang mapuputing ngipin nito. The hard penetrating eyes ay kumislap at malaki na gawa noon sa kabuuan ng mukha ng lalaki. Now she thinks he is appealing. Nakikipag-usap ka na. He teased gently. Isa pa saan ba nagsimula ang pagkikilala kundi sa pakikipag-usap sa mga hindi ka kilala? Lohi kong sinabi nito at pagkatapos ay dinagdag. At nakikita kong taga Maynila ka rin. You don't even have a slight Visayan accent. She hesitated a little. Siguro nga hindi naman masamang makipag-usap sa lalaking to. Apat na oras pandurasyon ng biyahe at hindi magiging kainip-inip kung makikipag-usap siya. Isa pa ay baka may maitutulong ang lalaki sa kanya, lalo't iisang lugar na kanilang pupuntahan. Mahirap makipag-usap sa mga taong hindi mo maintindihan ng dialect. Rosalinda, alanganing sabi niya. I'm very pleased to meet you, Rosalinda. Mainit na wika nito na nakaplaster na sa mga labi ang ngiti. Iniabot ang kamay sa kanya na tinanggap naman niya bagaman alanganin. He gave her hand a firm and warm clasp at binitaw na rin agad. Dati ka na bang nagpupunta ng ipil, Rosalinda? E dinagdag pa nito. Ito ang una. Natagpuan niya ang sariling ipinagtatapat dito ang dahilan kung bakit nararoon siya. Sana nga'y mapagbili ko ng madali ang lupa ng tiyuhin ko. Pagtatapos niya. Umiling ang lalaki. Sana nga at ang agad ka makabalik ng Maynila. Kung akong tatanungin mo'y hindi marapat sa isang tulad mo ang nagbabiyahe mag-isa sa ganitong uri ng lugar. Bahagyang laging seryoso ang mukha ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Bahagya siyang lumingon dito. Mapanganib ang bahagyang ito ng Mindanao, Rosalinda. He sighed at tinitigan ang banayad na pag-aarala sa mukha niya. Pero siguro na may... Tinatakot mo ba ako? Agap niya. Pero ewan niya kung saan ang galing ang kabang bumangon sa dibdib niya. I am stating facts. Maraing wika ni Victor. Hindi ka ba nagbabasa ng periodiko? I'm sorry pero hindi ako interesada sa political movement around us. Ganun din sa leftist and rightist movement at sa kidnap for ransom terrorist gang. Agap ni Victor sa sinasabi niya sa mahina sabalit malino na tinig. Kung sa bagay, para lang yun sa mga may sinasabing tao. Kalamitan sa mga nabibiktima ay mayayaman kung hindi man tao ng simbahan. Nilinga siya nito't mula sa pagiging seryosong anyo ay ngumiti. Pero bakit ba yun ang pag-uusapan natin? San ka nga pala nakatira sa Maynila? Hindi siya agad sumagot. Hindi naman siguro masama kung sasabihin niyang address niya sa Maynila. Mukhang magalang at mabuting tao si Victor. Bagaman mula kaniniwala itong sinasabi tungkol sa sarili. Isa pa, posibleng hindi na sila magkita pagkatapos ng biyaheng ito. Nagpapalipas lamang marahil ang pagkainip si Victor, kaya nakipag-usap ito sa kanya. Sa Teacher's Village sa Quezon City. Hindi pa siya natatapos mong salita nang biglang nagpre ng bus na kanasubsob niya sa bakal sa harapan. Kung hindi sa maagap na paghawak ni Victor sa balikat niya, baka nasaktan siya ng tuluyan. Instinctively, ang lalaki agad na tinukod ang braso sa handrail. Nasaktan ka ba, Rosalinda? Tanong nito kasabay ng pag-angat ng mga mata sa kinaroroon ng driver at pilit inaaninag kung bakit nagpreno ito ng ganoon. Hindi naman gaano. Salamat. Bakit biglang huminto ang bus? Kinapa niyang noon na bahagyang nasaktan, kasabay ng pag-angat ng tingin sa may dako ng driver. Damn! Bulong ni Victor na makitang dahilan ng pagpreno ng driver. Apat na armadong lalaking humarang sa bus. Paano nangyari ito? Ordinaryong biyahe lamang ito. Maliban may importanteng taong pasahero ng bus.
Mabilis itong nilinga ang loob ng bus at tinanap ng sanay ng mga mata ang sino mong maaaring kailangan ng mga taong ito. Sa puntong iyan pumanhik ang dalawang armadong lalaki sa bus. Ang isa ay tinutokso na hintakutang konduktor at driver ang Armalite. Ang dalawa sa iba ay pinagigilan ang bus. Ang mga pasahero ay nahinhintakutan na nagsisiksik sa hinaupuan nila. Walang masasaktan sa inyo kung walang kikilos ng masama. Mabalasik na wika ng lalaki sa local dialect. Pagkatapos nilinga ang loob ng bus, may hinahanap ng kaming tao. Napasingap si Rosalinda. Wala sa loob na napakapit sa braso ni Victor. Anong gagawin natin? Papatayin ba nila tayo? Takot at tanong Rosalinda. Shhh! Wika ng lalaki. Sikapin mo ikalma ang sarili mo. May hinahanap lang daw sila. Itinago ng kalmanteng tingin ni Victor ang galit at takot na nasa dibdib. Sana ito sa ganitong eksena. Ang kinatatakot ito ay ang mga inosenteng pasaherong maaaring madamay. On instinct, palihim itong kinapaan ko anong bagay sa boots. Damn it! Hindi ko inaasahan to. Masisira ang plano. Tiimbagang at naniningkit ang mga mata ng binata habang pinapanood ang dalawang lalaking tinataas ang mga lalaking pasahero at pagkatapos, ibinabalya kung hindi tumatama sa tingin namang ito. Dalawang upuan bago kina Victor at Rosalinda, huminto ang armadong lalaki at isang may kalakihang pasahero ang tinutukan nito. Tumayo ka! Marahas itong utos sabay tutok ng Armalite sa mukha nito na pagpalaki sa mga mata ni Rosalinda. Subalit matapang na pinalis ng pasahero ang dulo ng Armalite. Uy! Isog ka ha? Galit na wika ng armadong lalaki. Akmang hahampasin ng Armalite ang pasahero, subalit sa puntong iyon isang putok ng 45 ang pumailan lang na ikinatili ng mga pasahero. Sabog ang mukha ng masamang loob, bumagsak sa kabilang bahagi ng bus. Mabilis tinuon ang lalaking baril sa kasama nito. Subalit bago pa nito nakalabit muli ang baril, sunod-sunod ang putok ng Armalite. Walang buhay na bumagsak ang pasahero sa upuan. Ang katabi nito na damay at ganoon din ang dalawang nasa likod na hindi agad nakayuko. Oh God! Ani Rosalinda, nakasubsob ang mukha sa mga tuhod, dalawang ng putok palang mula sa 45 ng pasahero, sinubsob na siya ni Victor sa upuan. Nanatiling hawak na talang mahigpit ang batok niya. Stupid fellow! Mura ng lihim ni Victor. Inaksay ang buhay sa walang kakwenta-kwenta ng katapangan. Hindi gumamit ng kahit kaunting utak. Nagdamay pa ng ibang pasahero. Malabis na nakapanik ang dalawang nasa ibaba ng bus. Unsay nahitabo? Bungad ng isang ibig sabihin ano ang nangyari. Kumasa, natuda si Bando. Yan marahil ang nagtitip sa atin. Kapkapan mo. Utos ito sa bagong panik na tauhan. Agad sumunod ang inutusan. Mula sa bulsa ng pasahero ay nakuha nito ang tsapa ng lalaki. Umiling na itinas ito. Pulis o samis? Pulis lang ang tirip sa atin? Hindi makapaniwalang wika ng lalaki. Pweh! Inihagis ito ang tsapa sa walang buhay na pasahero. Huwag mong sabihin pulis lang. Nadali niya si Bando. Galit na wika ng pinakapinuno. Isa pa hindi maaari magkamala ang informer natin sa bayan. Tagaming nilang sinabi niyang sakay ng bus na ito. Siguro nagkamali siya sa pagkakataong to. Sagot ng kumapkap na pasahero. Tayo na't baka may dumang truck na mga sundalo. Hindi. Gusto kong makatiyak. Tanggi ng leader. Tingnan lahat ng mga pasahero at kausapin. Ang mga punto't di marunong salita natin ihihiwalay. Napasingap ng matalim si Rosalinda dahil sa takot. Isa-isang kinausap at tinaas sa mga pasaherong lalaki. Subalit halos lahat ng mga pasahero, kung hindi man mga binatili mga matatanda na hindi tumutugma sa kung anumang hinihinala ng mga ito. Ikaw! Ang pinakapinuno kay Victor na makarating sa dako nila. Unsay imong tuyo sa ipil? Taga Maynila kami mag-asawa. Sagot ni Victor na nalingon ni Rosalinda na nanlalaki ang mga mata sa sinabi nito. Mga taga Maynila! Hiyaw ng lalaki. May naiwang kabungay ng asawa ko nang mamatay yung tiyuhin niya sa ipil. Yun ang pupunta namin. Wika ni Victor. Ibigay mo sa kanya ang sulat ng tiyong darling. Lingon ito kay Rosalinda na natiling nakatanga sa sindak sa mga masasamang loob at hindi mapaniwala ang sinabi ni Victor sa relasyon nila. Si Victor nang mabilis na umabot sa bag at mula noon, kinuha ang sulat at iniabot sa lalaki. Hinablot ng lalaki ang sulat. Paapyaw na binasa sabay ang pagsulyap-sulyap nang may mali siya kay Rosalinda. Si Victor pilit tinatago ang nag-uumapaw na galit sa kanyang dibdib. Mahigpit na pisilang nalamig na kami ni Rosalinda. Inihagis pabalik ng lalaki ang sulat. Mag-asawa kayo? Kay Rosalinda nakatingin. Subalit na natiling nakatanga ang dalaga na hindi malaman ko anong isasagot. Mag-asawa kami, bagong kasal. Si Victor ulit sa pinakakalmanteng tinig na kaya nitong ibigay.
Hindi ikaw ang tinatanong ko. Asik ng lalaki sabay taas ng punuhan ng armalite upang marahil ay ipalo sa binata. Mabilis na tinaas ni Rosalinda ang kamay. Wag! Mag-asawa kami. At napahigpit ang hawak lalo niya sa braso ni Victor. Sa mga sandaling iyon wala siyang mahahawakan para sa katligtasan kundi si Victor. Gaano man ito ka-estranghero at kung sa palagay nito ay makakatulong sa kaligtasan nito, ang pagsasabing mag-asawa sila, bakit hindi niya sasang-ayunan? Gumisi ang lalaki. Baba kayong dalawa. Dinala ng mga armadong lalaki sina Victor at Rosalinda ang dalawang lalaking nasa unahan at sa likod ng dalawang isa pa. Pinasok nilang gubat. Si Rosalinda gusto na mag-hysteria sa sindak at takot. Ano mangyayari sa kanya? Sa kanila ng estrangherong lalaki? Tama bang sinang-ayunan niyang sinabi nitong mag-asawa sila? At sinong lalaking ito at bakit kailangan magsinungaling? This is only a nightmare at magigising din siya na nasa bahay ng mga magulang niya. Ganun pa man, she could not control her shudder. Naramdaman ni Victor iyon. Hinawakan sa balikat ang dalaga that she gasped in fear at sa pag-aakalang nasa likod niyang bantay ang humawak sa kanya. Tumiim ang mukha ni Victor. Banayad na kinabi ang dalaga. Pinisil sa balikat at binulungan. Ipinapangako ko sa iyo, Rosalinda. You will get out of this nightmare alive and unharmed. Maraing wika nito, hoping he could believe himself. Ito man sa sarili, hindi matitiyak kung paano gagawin yon. Magiging napakaaga ng mga pangyayari. Ano mang turong na darating maaaring maging huli, malibang makasalubong ng mga sundalo ang bus. And he was praying as he had never prayed before. Gusto yun man ang dalaga, she could not find comfort sa sinabi nito. Anong laban ito sa halang ng mga kaluluwang kumidnap sa kanila? Sa likod ng mag-ugubat na sinuungan nila ay isang lumang pick-up ang naroon. Sa likod, sinakay silang dalawa at ang dalawang bantay na nakatutok sa kanila ang mga armas. Isa pang papakamatay ang kumilos ng masama. Si Rosalinda, dinikit ang katawan ng husto kay Victor. Sa kauna-una ang pagkakataon na dikit ang katawan niya sa isang lalaki. Sabalit hindi alintana ng dalaga iyon. Natatakot siya sa maaaring kahinat na nila. Paano sila makakatakas? Ano ang mangyayari sa kanya? Gusto na niyang mag-hysteria sa kaisipang iyon, lalo't puno ng pagdanasa ang mga mata na mga masasamang loob sa pagkakatitig sa kanya. Tanging ang mahigpit na pisil sa kamay niya ni Victor ang nagpapakalma ng bahagya sa kanya. Isang oras ang tansyon ni Victor na binabiyahin nila mula sa magubat na lugar at makitinadaan bago sila nakarating sa isang ilog. Pinababa sila at inutusang tumawid sa ilog na kalahati ng binti nilang lalim. Sa palagay ni Victor, yon ang pinakamababaw na bahagi ng ilog. Pinag-aralan nito sa mapa ang ilog na iyon. Iniwan nilang pick-up sa isang tagong lugar at malaro ay 30 minutos pa ang lilakad ng kagubatan. Naroong masabit ang panero sa Linda subalit lagi nakalalay si Victor upang hindi siya tuluyang malugmok. Hindi nagtagal na tambad sa kanila ang kuta ng mga ito. Apat ang kubo na yari sa kugon, ang bubong at kawayan, ang dingding at sahig. Isang babae ang sumulubong sa kanila. Sa likod nito ay apat na armadong lalaki rin. Sandali silang tinitigan ng mga ito bago galit na hinarap ang pinakalider ng grupo na malamang nalagasan sila ng isa. Anong mahihita natin sa mga yan? Galit itong sinabi sa lalaki sa sariling dialect, subalit naintindihan niyo ni Victor. Pakakainin pa natin ang mga yan, bakit kailangan dalhin pa ninyo? Hindi sila mga taga rito. Ang tip na karating sa atin sa Manila manggagaling ang pinadala ng gobyerno na mananiktik, sagot ng lalaki. At wala akong tiwala sa lalaking yan. Itinuro nito si Victor at isa pang kasama nila. At ang babaeng yan? Singhal nito sabay nguso kay Rosalinda. Mag-asawa silang dalawa, sagot ng lalaki na muling humagod kay Rosalinda ang mga mata. Naningkit ang mga mata ng babaeng tulisan. Siguro walang tik-tik na bibitbitin ng asawa niya sa misyon, ha, Ador? Anong malay mo? Gusto ko lang makatiyak. Baka mas akmang sabihing nakursunadahan mo na naman ang babaeng yan. Galit na wika nito. Tuwina ay pinahahama kanyang kahiligan mo, pero dulot ng dati, papatayin ko mga yan. Umisi ang lalaki. Pagkatapos ng mga bata, Senda. Pagkatapos? Ang mga bata o ikaw, Ador? Galit itong sinundan ang lalaki ng tingin. Huwag kang selosa, Senda. Kailangan ng mga batang sariwang babae hanggang nasa atin ang bihag at patuloy sa pakikipag-negosasyon ng kapatid mo sa pamilya nito. Pag Jeneta mo mga yan, ikaw rin. Tuloy-tuloy na ito sa kubo. Binalingan ni Senda ang isang tauhan. Hala, talin sa kubong dalawang yan. Banday ang maigi. Kabisado nila ang kuta natin, hindi sila dapat makatakas. Pag nagtangka, patayin ka agad. Mabilis na sumunod ang intusan.
Halos patulak na pinilakad ang dalawa patungo sa isang maliit na kubo. Si Victor mailap sa mga matang pinag-aralan ng buong paligid. Isang kubo ang nilampas sa nila bago sila pinapasok sa isang bakanteng kubo. Bakit hindi roon? Tanong ni Victor sa lalaki at ginusong nilampas ang kubo. Naanak at doy sulod. Katulad din naman ang kinidnap ninyo? Sarkasik ang tanong nito. Gumisi ang lalaki. Hindi ninyo katulad dahil baka bukas lang tudas ka na. Samantalang perang dala sa amin ang bihag na iyon. Maraming pera. May pagkagahamang wika nito sa local dialect. Pagkatapos papasukin sila sa kubo, umalis ng lalaki. Tayong kabayang iniharang sa labas ang kandado. Kung tutuusin, madaling buksan, sabalit hindi madali ang pagtakas. At tulad ng narinig ni Victor, ang sino mo magtatangka ay mamamatay. Bukod pa sa saan sila pupunta sa gubat na ito na hindi kabisado ng mga terorista. Pagod na ibinagsak ni Rosalinda ang katawan sa kawayang sahig. Samantalang si Victor sumilip sa siwang ng sawali. Walo lahat kasama babae. Puro armado at tekalidad na armas. Kung hindi siya nagkakamali, kilala niya ang babae. Elvira Monsel, ang leader ng most wanted kidnapper terrorist sa ito ng lupa. Ang kalivin ito ang pinakapuno na nagdala sa kanila. Sinipat ito ang kubong nilampas na nila. Dalawang lalaki ay nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno sa tapat ng kubo. Ang mga mata nakatuon sa kubo nila. Nagtatawanan kasabay ng pagnguso sa lugar nila. More or less alam na ni Victor ang pinag-uusapan ng mga ito, si Rosalinde. Anong pinag-uusapan nila, Victor? Nag-aalala ang tanong ng dalaga na ang tinutukoy ay ang namagitang usapan kaninang pagdating nila. Hindi mo gustong malaman, Rosalinda. Banayad na wika nito habang tinititigan ang mukha ng dalaga. Kulo na ang buhok at may dumi na sa mukha at may gasgas na sa braso mula sa matatalim na damo. Higit sa lahat, naroon ang takot sa mukha at gusto nitong yakapin at protekta ng dalaga at alisin ngayon din sa lugar na iyon. Damn! Pagalit itong bulong sa sarili. Kailan pa ito nagkaroon ng kaisipan at damdamin sa isang babae sa panahon ng gawain at sa isang estranghera pa? Hindi dapat bakad lang sa gawain niyang babaeng ito. Hindi ang estrangherang itong priority sa sandaling ito. Mas pangunahin ang bihag na nasa kabilang kubo. Ang bihag na iyon ang dahilan kung bakit nasa Mindanao siya. Muli nitong sinilyapan inosente at takot na mukha ng dalaga. Napakabata! At bagaman nararamdaman nitong gusto nitong mag-hysteria ni Rosalinda, humahanga ito sa self-composure ng dalaga at pagsisikap na huwag magpadala sa takot. Kung ibang babae, kanina pa ito nagtitili at nagsisigaw sa hysteria. Don't be a fool, Victor! Ang isip ito uli, makakaabala ang babaeng iyan sa gagawin mo. Lalo't na preempt ang pagpasok mo sa kutang ito. Hindi ko naintindihan ang sinasabi nila pero may hinala ako sa mga titig sa akin ng lalaking yon. Ani Sorinda, sa nanginginig na tinig na pumukaw sa pag-iisip ng lalaki. Pinagsalikop niya ang mga braso sa katawan at iniiwas ang tingin. Hindi niya gustong makita ng lalaki ang karawagan ng mga mata niya. Anong gagawin natin ngayon? Anong kailangan nila sa atin? Subalit alam na niya ang sagot at gabundok na pagpipigil sa sarili ang ginawa upang hindi mag-hysteria. Hindi sumagot si Victor. Tumiim ang mga bagang. Hindi nito kayang isipin ang kahinatan ni Rosalinda sa kamay ng mga lalaking yon. Sinuklay ang mga dalili sa buhok at pagkatapos muling sumilip sa labas. Alas 7:30 pa lang sila rin ito sa braso pero madilim na dahil sa makapal na puno na kapalibot sa kanila. Kailangan kumilos ito ngayong gabi. Gaano man ka mapanganib ang gagawin nito. Kailangan mailabas itong bihag sa kabilang kubo at madala sa kaligtasan si Rosalinda. Ano ang mangyayari sa planong pagtakas ni Victor kay Rosalinda? Magtatagumpay ba sila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.